Kalabasa, isa sa pinakasikat na pangulam sa mga Pinoy, subalit alam mo na ba ang benepisyo nito sa ating katawan? Phytochemical screening, meron siyang carbohydrates, steroids, proteins, and amino acids. Ang bunga ng kalabasa ay nagtataglay ng fat, pentosan, protein, ash. Ang buto niya ay merong proteins and oil. At meron siyang taglay na fixed oil, protein, edistin. Ang bioactive compound ng buto ng kalabasa ay tinatawag na pepo resin at matatagpuan ito sa cotyledon. Meron din siyang corcorbitin, isang sangkap ng buto galing sa kalabasa na merong kontraparasitikong gawain. Sa proximate analysis naman ng pinulbus na buto ng kalabasa, ito ay natuklasang may taglay na moisture, ash, crude fiber, total lipid, total protein, and total soluble protein, sugar, and starch. Meron din siyang taglay na minerals tulad ng nitrogen, phosphorus, sodium, potassium, calcium, magnesium, iron, copper, zinc, and manganese. Sa proximate analysis naman ng dahon ng kalabasa, may taglay siyang ash, fiber, protein, lipid, carbohydrate, moisture content, and caloric value. Vitamin content niya sa at milligram per 100 grams ng dahon ng kalabasa, meron siyang vitamin for vitamin A at vitamin C. Sa phytochemical analysis naman ng dahon, ito ay may taglay na alkaloids, tannin, flavonoids, and cardiac glycosides, at negative naman sa terpenes and saponins. Ang protina at antioxidant levels ng bunga ng kalabasa, yung laman ng kalabasa, may taglay siyang protein, vitamin C, vitamin E, reduced glutathione, catalase, at glutathione peroxidase. Ang pagkain ng kalabasa ay nakatutulong sa ating katawan sapagkat ito ay may katangiang anti-inflammatory o kontra anumang pamamaga sa loob ng ating katawan. Antipyretic, kinukontra nito ang mataas na lagnat. Diuretic, nagpapaihi. Tonic, pinasisigla ang buong katawan. Vermifuge, inilalabas ang anumang bulate sa ating katawan. Nakita sa pag-aaral na ito ay antimicrobial, kinokontra nito ang mga mikrobyo tulad ng bakterya at fungal na nagbibigay ng sari-saring karamdaman sa katawan. Anti-inflammatory, kinokontra nito ang anumang pumamaga sa loob ng katawan. Neuro effects ay tinutulungan nito ang motor activity ng iba't ibang bahagi ng katawan. Ginagawang maayos, well-coordinated ang gawain ng bawat bahagi. Siya ay central nervous system stimulant. Tinutulungan nito ang mga mayroong medical conditions tulad ng dizziness and sedation. Neuroprotective. Iniingatan niya na magkaroon ng nerve cell damage like degeneration tulad ng Alzheimer's disease. Hepatoprotective. Binibigyan proteksyon, pag-iingat ang ating atay. Antipyretic, kinokontra anong mamataas na lagnat. Antidiabetic, kinokontra nito ang pagtaas ng blood sugar. Antihyperlipidemic, kinokontra nito ang pagtaas ng bad cholesterol sa ating dugo. Antioxidant, dahil sa marami siyang taglay na sustansya at mga bioactive compounds, ginagawa niyang malakas ang immune system upang labanan ang anumang mga free radicals na nakapasok sa loob ng katawan na nagdudulot ng sari-saring karamdaman. Immunomodulatory, tinutulungan din niya na maging kalmado ang immune system upang hindi mapinsala ang mga kalapit na healthy cells. Anti-carcinogenic, kinokontra niya ang anumang mga paglaganap ng cancer cell sa loob ng katawan. Anthelmintic, kinokontra niya ang anumang mga parasites, mga bulate na nasa loob ng katawan.
Ang kalabasa ay kilala bilang isa sa mga sikat na gulay dito sa ating bansa. At siya ay binibake tulad ng kalabasa pandesal, kalabasa bread. Siya ay pinakukuluan at sinasabawan. Ang murang talbos at bulaklak ng kalabasa ay ginugulay. Ang kalabasa ay excellent source ng vitamin B complex. Ang murang talbos at bulaklak nito ay nagtataglay ng calcium, phosphorus, and iron. Ang bunga ng kalabasa ay mayaman sa calcium at vitamin A. Ang murang dahon o talbos ng kalabasa ay ginagamit na sangkap sa paggawa ng salad. Ang murang katawan o tangkay nito ay hinihiwa ng maliliit at sinasama sa ibang mga nilulutong gulay. Ang buto ng kalabasa ay good source of protein, zinc at iba pang mga bitamina. Ang pinatuyong buto ng kalabasa ay masarap kutkutin papakin. Sa bansang India, ang bunga ng kalabasa ay ginagamit ilang sangkap sa pagluluto ng curries at ito ay kanilang excellent substitute for pumpkin in pies. Lakayin naman natin ang traditional na gamit ng kalabasa sa larangan ng alternative medicine. Sa bansang India, sa mga nakararanas ng bukol, pigsa, sugat sa balat, yung bunga ng kalabasa ay kanilang dinidikdik at ipinantatapal sa bahaging apektado. Sa bansang India, yung mga dumudura ng dugo, mga nakararanas ng pagdurugo sa kanilang baga, ang gagawin nila dyan ay magpapatuyo sila ng bunga ng kalabasa at yan ang ipakakain nila sa araw-araw at naampat na ang pagdurugo. Sa bansang India pa rin, yung mga nakagat ng mga makamandag na insekto tulad ng alupihan, yung tangkay papunta doon sa bunga ng kalabasa, yung tangkay na yun yung kumakapit doon sa bunga ng kalabasa. Ang gagawin nila dyan ay dinidikdik nila yan, ginagawa nilang paste at yan ang itatapal nila doon sa bahaging nakagat ng makamandag na insekto tulad ng alupihan. Sa bansang India pa rin, doon sa mga binubulate, pakakainin lamang nila yan ng sariwang buto ng kalabasa. Sa kaso naman ng tapeworm infection, ang gagawin nila ay sinasamahan nila ng konting asukal yung sariwang buto ng kalabasa at pinapakain, pinaiinom nila bago matulog. At pagkagising sa umaga, bibigyan nila ng isang kutsara ng castor oil para mailabas totally yung tapeworm. Sa bansang India pa rin, yung langis galing sa buto ng kalabasa ay ginagamit nilang pampasigla ng ating mga nerve upang mawala ang stress, anxiety, at yung hindi ka makapag-concentrate, gagawin nito na makapokus ka sa iyong mga gawain. Sa bansang Brazil naman, ang buto ng kalabasa ay panlunas nila sa mga nananakit na sikmura, kontra pamamaga sa loob ng katawan, kontra lagnat at kontra bulate. Sa bansang China, yung mga infected ng schistosomiasis o yung lumulubo, lumalaki ang tiyan, maaaring sila nakakain ng mga suso o whole na infected ng schistosoma or ikaw ay lumusong o napadaan sa mga fresh water na infected ng schistosoma, yan, lalaki ang tiyan, lulubo ang tiyan. Ang gagawin lang sa bansang China, pinakakain nila yan ng sariwang buto ng kalabasa araw-araw hanggang sa mailabas nila ang parasites na schistosoma. Sa bansang Thailand naman, ang buto ng kalabasa ay lunas nila upang mailabas ang bato sa bato or kidney stones. Ang gagawin lamang nila rito, magdidikdik sila ng napakaraming buto ng kalabasa, lalagyan ng kaunting tubig, at yung katas niyan ang ipainom nila sa mga mayroong bato sa bato or kidney stones. Ang bunga ng kalabasa ay ginagamit din bilang face mask sa mga dry skin o nanunuyong balat sa mukha. Ang kailangan lang ay dikdikin ng mabuti ang bunga ng kalabasa at yan ang ilalagay sa mukha sa loob ng 30 minutes. Banlawan, araw-araw gawin yan at makikita ang resulta. At yan ang maraming benepisyo ng kalabasa na ngayon ko lang nalaman. Huwag pong kalimutang i-like ang ating videos. Hanggang sa muli.
Hindi ko alam ang karamdamang pinagdaraanan mo, kaibigan. Palagi mong tatandaan, taglayin ang pananampalataya, tamang pagsunod at disiplina. Kapag inisip mo na gagaling ka, ay gagaling ka nga. That is the power of the mind over matter. What your mind conceive, your body can achieve. At huwag mo rin kalimutan na sa bawat karamdaman, may inihandang likas lunas ang nasa kaitaasan.